Ang tanong ko lang ka sa lawyer ni ano, ang dami ngayong lab teams. Anong sa palagay mo yung may offer nyo as a lab team kumpara sa mga ibang lab teams natin ngayon? Sa totoo lang po ay totoo kami. Kami po yung mag-love team ng mga totoong mag-tsowa. Hindi ko lang. Siguro po yung maging totoo namin, kung pagiging kalob namin, walang kahalo-halong harang, lahat out kami. Hindi namin tinatago kung ano man meron sa amin. And ayun, siguro pag nagtrabaho kami, nagtrabaho talaga. So yun po. Ben. Ang pinagkaiba na din sa ibang love team, hirap pa. Siguro, kami yung first time na ngayon nabigyan ng ganito. Unang pelikula natin to. Kung, diba? Kasi oh, ibang love team, madami na nilang nagawang pelikula. Apo. At mas madami silang projects. Love team po namin dahil dito sa James Patrick. Yes, at saka yung mga love teams kasing noon at meron din naman ngayon na hindi talaga sila nung pinagtrabaho sila yung nagka-work talaga sila. Hindi sila talaga. So kami yung pagkakaiba po namin. Nung binigyan kami trabaho, tayo naman. Palabit ka lang sa akin minsan. Hindi kasi iba, diba? Parang sa trabaho sila nagkaka-developan po. Oo. Oh, sa atin, di ba? At kami makikalang sa show time, nag-develop na ako. Ayun po, salamat. Pag-up ko lang, sa palagay niyo, advantage ba yung disadvantage na nang gawin itong pelikula kay na? Siguro po, depende. Kasi, depende naman huya kung paano mo tinagbaho. Di ba po? Na parang, una, mahirap talaga na kasi na kami na, paano namin naanin yung story na hindi naman kami. So gusto ko pong i-share sa inyo na nung nagsishooting po kami, pagkapunta pa, pagkadating namin sa set, never ko siyang pinansin. Never ko siyang pinausap, never ko siyang nilambay. Kasi ayoko kong mabaling yung isip ko na kami, lalo na yung eksena namin na hindi pa naman kami. So para sa akin yun po yung ginawa ko para mabigay yung dapat na hinihingi nito. So, yun po. Ito po yung ganun silang committed sa project. Kasi kahit kung start, kami yung mismo ng staff, sino ka talaga? Pati sa suite sa isa-isa. Pero ganun sila ka-committed. Alam nilang sa eksena ng first scenes, cut and go, so alam na hindi kami pwedeng maglambing-lambingin. So, minsan na ano na kami na parang, sa parang akala namin totoong nag-aaway, pero that's part of their preparation as actors. Yan po. Doon sa Bim Scott and James, si Ronnie yung third party. Ngayon, possible ba na kung sakaling magkakaroon ulit, maging successful ito o magkaroon ng third installment, si Donnie naman yung magsisimula naman sa point of view niya yung kwento? Depende po kasi parang sinasabi niyo po na siya yung hindi pinili. Remember, tungkol to sa taong hindi napili, pero hindi pinili sabihin noon, kapag hindi ka ba na... Parang hindi kasi ibig sabihin nun si Ronnie kaagad yung makakatuloyan, si James kaagad yung makakatuloyan ni Pat eh. Wow. Kasi baka may realization din yung mga taong hindi napili, na baka naman kaya hindi tayo kapili-pili, dahil meron din kailangan baguhin sa sarili natin. Ang hirap pagkaroon ng pelikula. Pero, yun. Pero kung sino man yung hindi napili sa kanila, of course, we're hoping na kapag maging successful yung pelikula, Tuloy-tuloy. Meron na namang panibagong reunion of the launch. Congratulations po. Thank you. Thank you po. Next set of questions. Magandang po kay Sir Jerry ulit. Kay Ron, sa kakay, ano? Kay Loisa. Dahil na magkalatid kayo ngayon, may gusto niyo bang sa mga susunod niyo projects kayo pa rin yung magka-partner o okay sa inyo na pumartner sa iba? Siguro po, dahil kaka-start pa lang ho namin, kaka-launch namin na... Kaka-launch lang namin bilang talagang love team talaga, as in Loisa and Ronnie. Ngayon lang pong 2020 yung nangyari. Para sa akin, kung sakali man po
na makumita yung pelikula. Sana naman po, Star Cinema, ibigay niyo po ulit sa akin si Loisa. Muna. Gusto po po namin, may mas mapatunayan pa. Gusto po po namin na magtrabaho pa sa isa't isa sa ngayon. So, dadating din yung araw pagka medyo tumanda-tanda na kami. So, dun po siguro pwede lang. Pero Star Cinema, please po. Ganun din po. Salamat. Kinabahan ako pa kayo ba'y sabihin niya eh. Salamat. Hindi. Ganun din po sa akin kasi parang yung pakiramdam po namin ni Ronnie sa totoo lang, parang ngayon pa lang po talaga kami nagsisimula. Ngayon pa lang po talaga kami nabigyan ng ganitong opportunity at break. Kaya sobrang ayoko pa po munang pakawalan si Ronnie sa trabaho. Siguro pag okay na talaga. Siguro okay naman. Depende naman sa story talaga kung ano ibigay ng star. Kung tutusin po kung ano pong ibigay ng star, tatanggapin po namin. Pero please lang po. Huwag po muna. Ayun po. Sa akin, ganun po. Kasi pakiramdam ko po talaga nagsisimula pa lang po talaga kami ni Ronnie. Yes po. Nakita naman namin sa trailer na kumbaga nagkaroon kayo ng panggap. Nagkahalikan kayo. Kumusta yung sana nagdikit yung kumbaga yun, ano? Hindi kami sanay po. Eh. Hindi, ano po. Nakakatawa, enjoy lang. Na parang, noong una, ano, kahit kami na, sa totoo lang po, parang nakakahiya pa din. Opo. Kasi may, alam mo, may mga, sa shooting po, may mga tao. Na tapos nakakatawa kasi kailangan may feelings yung hali. Kailangan hindi. Kailangan kasi... Ang hero. Isang try ulit natin. Mahirap po. Mahirap. Pero in-enjoy lang namin kasi yun yung kailangan, yun yung hinihingi ni Derek. So binigay po namin kung ano yung hinihingi ni Derek. Opo, kasi yung kiss namin doon shock. Kaya pag nag-kiss naman kami, hindi naman kami na siya shock. Kailan po bang in-reverse yun? Parang ito-swap? Wala na po. Wala na po. Wala lang in-reverse yun. In-reverse po yun. Masasabi ko, 50 takes po yun. Sila po ang nag-request, 50 takes. Sa totoo, hirap po talaga. Ang dami. Yun po yung pinakamatagal na eksena namin sa... Actually, no? Diba? Kailangan kasi natural o yung pagdadapa. Natural yung pagdikit ng love. Hindi yung pagdadapa. So kailangan, natural po talaga. Kasi pagdapa niya, Direk, tama ba? Nagkukay pa tayo ng... Para lang pag nadapa siya. At saka pa ba? Kinatay na pa ko doon kasi parang pagkadapa, kiss ka agad ako eh. Dapat yun. Dapat aksidente lang eh. Nakabang na ako eh. Nakaka-aksidente. Ano po yung exe? Okay, thank you. Thank you po. Kasensya na po.